Paano mo na, anong treatment sa'yo ni Coach Yeng noon nung nakikita niyang, ah, magiging ano to, kumbaga solid to, kahit rookie? Napanood ko lang yung clips na interview niya. Parang mga nakailang laro na ako. Kasi yung sinabi niya dun sa ano, na parang, ang question niya ta parang, thoughts kay Paul, yung ganyan. Anong masasabi mo kay Paul, ganyan. Then sabi niya lang parang, sabi niya ako daw parang better pa daw ako sa in-expect niya. Parang ang in-expect niya sa akin is I need a lot of touches to keep my game going. So he proved me wrong. Parang sabi niya ganun. Parang pinatunayan ko daw sa kanya na parang hindi ako ganung klase ng player. Kasi nga, yun niya, medyo malalim na yung pagkakaintindi ko sa basketball. So I know how to pass, how to attack yung sino yung kailangan na atakihin. Alam mo yun? Yun yung ano ko sa'yo. Pinag-usapan natin din to eh. Noong rain or shine days mo, coming from UE, di ba sa UE, pare, 36, 37 minutes ka sa UE. Yes, yes. Tinanong kita noon eh, sabi ko, hindi ba umabot sa point na ano ka na, na hanggang 25 minutes ka lang sa rain or shine? Para sa akin, ano kasi, umpisa pa lang, alam mo naman si Coach Yeng na parang strict siya or what, or parang talagang kinakatakutan kapag player ka, syempre bago ako eh. And then alam ko naman din na grabe rin siya magbigay ng kumpiyansa sa rookie. So sabi ko, yun lang yung hindi ko sasayangin, yung bibigyan niya ako ng ganong klase ng kumpiyansa. Pero never ako magde-demand na kailangan mo palaro yun ng ganito kahabang minuto. So ever since naman, sa mga past coach ko, never naman ako na nagreklamo na kunyari ginamit lang ako 19 minutes or 20 minutes. Hindi ako nagano. Kumbaga, I still respect the coach. Kumbaga, end of the day, player ka lang, coach mo siya. So, you need to follow your coach kung ano yung magiging ano niya o magiging discarte niya sa loob ng laro. So, hindi ko siya question. De, tuloy-tuloy lang, no? Oo, tuloy-tuloy lang. Ang inalam ko lang is, pagaya nga, no, pinag-usapan natin nila Kiefer, inalam ko lang kung kailan niya ako gagamitin, kailan niya ako ilalabas, and ang importante, ikaw yung magtatapos ng laro. Totoo naman. Kasi minsan off the bench ka pa eh, pero ikaw nagtatapos, di ba? Ang nagtatapos noon, alala ko, ikaw, si Gabe, yung si lima niyo sa dulo, sure eh. Si Jeff, yeah. Ako, Gabe, Jeff, Bo. And, KR. Pwede, yun na yung isa. Basta lagi si Bo. Bo, Gabe, Jeff, ako. Tapos yung isa, pwedeng kung si JR maganda yung laro, or si Jerby maganda yung laro, si Ronnie Machias maganda yung laro, Larry Rodriguez kung maganda yung laro. So for sure, ano to, last 4 or 5 minutes? Last 5 minutes, mga ganyan. Last 5 minutes, yun na yun. Pero, kagandahan dun, fresh kayo. Yun, kasi papasok ako last 5 minutes kasi pagdating ng third, pwede ako mag-start ng third. Sige nga, kwento mo nga sa akin yung buong rotation mo, yung ikaw, yung minuto mo. Siguro, pag ako nag-start ako, so first 8 to 9 minutes, max 10. Kapag sobrang hot mo talaga, sobrang ganda na ng pinapakita mo, max 10 minutes, yun yung i-stay mo sa court. So, after ng first sub mo, babalik ka probably 2 minutes of second quarter. Ha? 2 minutes na lang? Bro, 2 minutes ng second quarter. 3 minutes to 2 minutes ng second quarter. Di, ang tagal mong nakaupo. Oo, ang tagal mong nakaupo. I mean, meron kang parang isang buong quarter na nakaupo ka lang. Nanonood ka lang. Maliban na lang kung may masama, hindi, foul trouble. Oh, hindi tumugma yung, kunyari may pinasok siya and then hindi nag-deliver ng maayos or what. So, okay, that's the time mapapagay yung pasok mo. Pero still, papasok ka, 4 minutes, 4 and a so half late minutes. Na, late in the second na. Late on the second quarter. So, kapag ikaw yung ginamit ka ng late of the second quarter, papasok ka na niyan ulit. Or, kapag hindi ako nag-start ng third quarter, papasok ako niyan mga, sabi mo, mga around last 5 minutes ng third quarter. And then, maglalaro ako ng konting minuto sa, or pwedeng early sub pa nga minsan eh, third quarter. So, gagamitin niya ako parang last 6 minutes, last 5 minutes ng third quarter, and then ilalabas ka niya, iupo ka niya for like 6 minutes, 5 minutes. Wow. And then, pagbalik mo, boom, dire-diretso na yun. Paano mo nakikip yung rhythm mo, bro? Yun,
importante yung ano, importante yung alamin mo yung oras mo kung kailan kayo papasok para ready ka lang lagi. So habang nasa bench ka, alam mo na, oh, relax yes, ka lang talaga, yes. Hindi ka yun yung malaking bagay na makakatulong sa iyo na parang titingnan mo yung minuto sa oras, parang oy, last 7 minutes na. Parang kailangan medyo igalaw-galaw mo na yung sarili mo, i-warm up mo na yung sarili mo. So kasi alam mo na ipapasok ka na that time eh. So sa lahat ayun, kayo ganito. Lahat ganun. Kumbaga, yun alam lang yung yun inalam namin na ano. Kasi hindi namin alam kung mag-start kami. Hindi namin alam kung alam mo yun kung gaano katagal yung lalaruin mo. So alamin mo lang kung kailan kayo papasok. Yun yung pinaka-crucial.